everyone! Welcome back to my channel! This is Annlie Joy. Today ay gagawa po tayo ng panibagong reaction video para sa latest upload po ng ating mga idols. Ang Franz Rhythm, of course. Dami na pong kumakalabit sa akin kasi kailan ba to na-upload? Parang 2 days ago yata siya na-upload. Ang dami na po nagko-comment sa mga videos ko na may bago nga daw po silang upload. And pasensya na po, yung iba hindi ko na yata na-replyan. Ngayon po, pagbigyan natin sila. At para sa mga humihiling po ng shoutout, ayan. Mag-shoutout po muna tayo para sa ating mga solid followers po dyan. Mega love shoutout po from Sarangani Province, kay Sir Penglax Mamoka, hello po. Kay Sir Alfredo Gamale Jr. from Bohol, maraming salamat po sa support sa Annlie Joy TV. Kay Sir Ronel Ramirez, hello. And of course, meron po tayong followers from the USA, si Sir GC Travels and Vlogs. Kilala ko po ito, si Sir George. Ayan, hello po, kumusta na po kayo Sir George. From Leyte, si Sir Rolly Amerilio. Nandiyan din po sila Sir LD Tolosa, Gonzalo Abusejo, Joel Rodillas, Joel Bargo. Also nandiyan din po si Sir George Sagun, Sir Reynaldo Amen, Sir Robert Omega, Sir June Javier, ang cute ng name niya. Sir Francisco Cosme, ayan, maraming salamat po sa panonood at pag-appreciate po ng aking mga videos sa Annlie Joy TV. And thank you so much po kasi talagang full support po ang Franz Rhythm community sa aming mga reactors. And today po, gagawan po natin ng reaction ang Don't Dream It's Over. Ito po yung kanilang latest cover. At ito po ay request nila Sir Alfonso Libante at si Sir Jerry Talain. Ayan, pagbibigyan po natin ang kanilang request na mapanood po natin ang cover po na ito. Kaya hindi ko na po patatagalin. Start na po tayo after my intro. Okay guys, so we are here po sa channel ng Franz Rhythm. 1 day ago pala siya uploaded. And family jamming, bonding, bass, Sir Franz, guitar si Chen, keyboard si Char, drums si Dudes, and of course, si Mama Len sa video. Okay, sa mga bago po sa ating channel, gumagawa po tayo dito ng mga reaction videos. Kaya expected nyo po na hindi nyo mapapanood ng diretso. Hindi po kayo interested at hindi po kayo para sa mga ganitong reaction video, better po skip nyo na lang po yung video na to at pumunta na po kayo sa channel po ng ating mga idols at para mapanood nyo po ng buo yung kanilang jamming. Okay? Sana malinaw po yan sa ating lahat. Ganda ng boses ni Charno. Parang si Tatay Franz lang din kapag nag-i-intro siya na only here at Franz Rhythm Channel. Ang ganda-ganda ng boses ni Tatay Franz na ganun eh. Tapos ngayon si Char naman ang nag-intro. And nandito si Little Patuti. Talagang sinasama na siya sa cover nila. Yan, abangan natin kung ano ang gagawin ni Dudes. Hindi ko puputo na papanood eh. And of course, ang ating Master Chen at ang kanyang gitara. Okay. Oh, grabe naman yun. Unang tunog pa lang, Charlie Luha, nakakagulat ka na. Parang Sarah Henori mo na yung datingan mo. Palitin nga natin. Lamig naman nun. Grabe. Bakit ang ganda ng boses mo, Charilu? Ano ba yan? Pagaling naman ng pagaling itong batang ire. Napanood ko yung You Can Do Magic niya. Nag-enjoy talaga siya. Ang ganda. Tapos yung acoustic version nila ni Chen naman ng California King Bed. Iba na naman siya. Tapos ito, iba na naman yung atake niya. Ha! Pinagpala ka talaga ng talento at boses, ha? Grabe ka. Ang sarap lang, no?
nag-matured na yung boses niya. Parang nakikita ko yung ano, tunog ni Sarah Heronimo. Ganun siya ka-powerful na. Galing. Signature voice naman ng ating Master Chen ay yung paano ba? Hindi ko alam yung term na parang may yudel-yudel siya, diba? Yudel ba tawag doon? I-comment down below nyo po yung mga magagaling sa music, no? Iba yung ano niya, yung atake niya lagi. Yun nga yung signature voice niya. Ulitin natin yung kay Chen. No. Sorry. Ulitin natin. Yun! Hey! May pa-ganon siya. Oh my God! Ang ganda! Grabe naman! Mag-i-snow pa naman dito bukas! Napakalamig naman ang boses ni Charilo na yan. Yung voice ni Charilo nandito, tapos mag-second voice si Master Chen. Ang sarap nung lapat, no? Ang ganda! Grabe! Uulit-ulitin natin to. For sure. Ang ganda! Ooh! Galing! Ang linaw na pag-deliver niya ng lyrics kahit na ano, mabilisan, no? Tapos hindi siya nararattle. And imagine niyo, napakasimple niya, oh. Naka-t-shirt lang siya, pero pag pumikit ka, pinakinggan mo kung kaninong boses 'yun. Hindi mo aakalain isang dalaga sa probinsya, 'di ba? How much more pa kung meron silang mga equipment talaga na gagamitin pampaganda ng boses, alam mo 'yun, raw itong ano nila, eh, naririnig natin sa kanila, eh, kasi talagang boses nila ito, eh. Paano pag nag-recording na sila, diba? Grabe, ganda. Tapos ito naman si Chen. Pag pumikit na, eh, di tapos na ang laban. Ang galing niya talagang kumanta din, ano? Iba din yung timbre ng boses ni Master Chen. And boses niya lang yun. Siya lang yun, eh. Tatak niya yun, eh. Yan na yan yung narinig kong blending dun sa pinakaunang ginawan ko ng reaction. Talaga yung kumuha ng puso ko, eh, yung takipsilim nila na song. Ang ganda nung blending talaga, panalo. Tapos, napansin niyo po ba, dudes, nakikisama na siya sa ano, no, blending. May part na sumasabay po siya. Talagang pinapractice na siya, no, nire-ready na. Siguro pag ito nagkaroon din ng chance na siya lang yung main na vocals, grabe din tong batang to. And ang sarap lang talaga, ang perfect nung blending nila. Kumbaga sa kape, eh, sobrang sok na sok ang lasa. Tapos gustong-gusto ko every time na nagpa-perform sila, si Chen, lagi siyang tumitingin kay Dodds, tapos ngingitian niya, parang assurance na tama yung ginagawa ni Dodds. Parang sinasabi niyang very good. Ang ganda lang ng gesture na yon, yung nagpapaboost pa nung confidence ng bata. Lagi niyang ginagawa yun, eh. Tumitingin siya, tapos ngingitian niya. Ooh, ayan na, kumana na ang ating Master Chen. Wait lang, ah. Tingnan niyo dun sa, wala pa sa part niya. Ngingiti-ngiti lang siya, ang cute nung pagkangiti-ngiti niya. Pero kapag nag-start na siya dun sa ad-lib niya, concentrated na talaga siya. Ang galing! Ang galing ng tunog. Napaka ano naman ng boses niya, napaka distinct na talagang, ang powerful.
nakukuha ka niya agad. Yung nanonood pa lang ako kay Chen doon sa adlib niya, tapos papasok na pala si Cherry Lou. Ang ganda, ang ganda ng datingan ba? Ang ganda nung pag ganun niya. You know, hey now, ang ganda nung hey part ni Chen. Ganda nung blending! Hindi ko talaga pwedeng palampasin. Nagigigil ako, ang galing. Maning-mani naman kay Cherry Lou yung pag-o-organ niya, no? Napaka-relax niya. Napakagaling! Just me, yung marimar. Hindi ko mahanap yung tamang words, yung tamang adjective to describe them. Woo! Sarap nung pasok mo, bebe! Ulitin natin, Master Chen. Woo! Ang ganda ng boses din ni Chen, ano? Ah, yung pag ganun-ganun niya, yudel-yudel yata tawag dun. Alam niyo yung simpleng ngiti from Chen and kay Char? Nakakadagdag pa nung pagiging charming nila, no? Ang ganda nila, talagang nag-glow up na sila. Bakit ganon? Ako lang ba yung nakapansin? Ang ganda na nila. Maganda talaga sila, no? May beauty talaga sila. Kaya lang, mga bata pa nun, eh. Ngayon, talagang nagbo-bloom sila. Ang ganda. Paano pa pag talagang nagdalaga na tong mga to? I think, Chen is 17 na, eh. Malapit na siyang magtibo. This year, yata. Ay, tapos na. Sorry, ang daldal ko. Thank you for watching. All here in Franz Rhythm channel. Oh, meron na siyang part talaga. Pinapractice na ang ating little patuti. Dati si tatay nagsasabi niya ni, or sila-sila. Ngayon siya na, oh. Ganda din ang boses niya. Oh, diba? After the performance, para pa rin silang mga nene. Oh, tignan niyo. Pero once na nasa performance level sila, eh, talagang nagta-transform. Lalo na si Char. Tunog Sara Jeronimo na yung foresee ko sa kanya, eh. Tapos, syempre, si Chen, iba pa rin yung ano, timbre ng boses niya. Ano to, eh, legend, eh. Kumbaga, diba? Kaya hinahangaan ko ng ganun katindi ang Franz Rhythm, especially si Tatay Franz tsaka si Mami Len, no? Kasi sila yung nag-develop sa mga batang ito. Nag-start kasi sila from scratch. Kumbaga, wala silang mga equipment. Naalala nyo dati yung mga unang mga videos nila, di ba? May mga nagpapahiram lang ng gitara, ng drums, until may mga nag-sponsor, di ba? Hindi ko ma-imagine kung halimbawa mas ma-expose sila sa totoong recording studio. Yung may mga professional na maghahawak sa kanila, tapos may mga mas high-tech pa ng mga equipment na. So ano na? Ano ng klaseng performance ang mabibigay nila sa atin? Inspiration sila as a family kasi. Isa sila sa mga nagbigay sa atin ng saya nung panahon ng pandemic. Kung saan lahat parang negative na yung nangyayari sa paligid. Tapos merong isang family, ang Franz Rhythm, na nagbibigay bigla ng positivity. Especially sa mga OFWs all over the world na nakapanood sa kanila. Talagang nagustuhan sila kasi yung simplicity ng buhay, yung kasalatan sa mga kagamitan, hindi yun naging hadlang para maipagtagumpay ni Tatay Franz na maipakita sa buong mundo kung ano yung talento na meron sila. Hanggang may mga nabuong mga fans, mga
solid supporters na may mga kayang mag-sponsor sa kanila. Kaya nakakatuwa. Kaya lahat nakasubaybay sa kanila sa kung ano pang tagumpay na makamit nila. Nakaka-proud lang na yung journey nila, yung pagiging successful nila as band, as family, ay nasubaybayan ko po. Nagpapasalamat po ako si Chance na yon na maging partner po ng kanilang journey. Ayan, so tapusin na natin ang video. Oh, diba ang cute? Oh, diba? Talagang pinagkakaguluhan na naman po ng mga reactors po ang song cover po na ito kasi halos lahat ayaw magpahuli eh. Ako nga eh, gusto ko na din mapanood agad-agad. Kaya yan, siningit na natin. And thank you so much po sa mga kumalabit sa akin. Thank you so much po sa patuloy na support po at tiwala din sa Annlie Joy TV. Thank you so much po. Wala na po akong ibang masabi kundi maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Keep safe everyone. God bless po. Till my next vlog.